Kapag binabalikan ko ang lahat ng mga nangyari noong taong 1997, parang hinihingal ako agad na bumabalik sa akin kung paano ko tinakbo ang isang mahabang pilapil sa isang palayan habang umuulan. Takbo lang ako ng takbo noon habang palingon-lingon sa aking likuran. Tinatakbuhan ko ang isang nilalang na kinakatakutan ng karamihan sa baryo namin. Meron po akong hawak na putol na kahoy na medyo matulis po yung dulo. Balot na balot yun ang dugo. At kahit nakakaramdam ng takot, ramdam ko rin yung malagkit na likido sa kamay ko noon. Merong dugo sa aking kamay. Dugo ng nilalang na nagawa kong saksakin. Kaya ako nakatakas at nakatakbo. Ang sunod ko na lang pong natatandaan noon ay pinupokpok ko ang isang pintuan ng isang bahay habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Hanggang sa magdilim bigla ang aking paningin noon na parang naging blanco ang lahat hanggang sa ipikit ko na nga po yung aking mga mata. Nalaman ko na lang nung huli na pinanawan pala ako ng ulirat. Nahimatay ako doon sa harap mismo ng pinto ng bahay na iyon. At nalaman ko na lang yon nung magising na po ako sa loob ng bahay. Harap po yung mag-asawang may-ari ng nabanggit kong bahay. Sila yung nagbukas ng pinto at ipinasok nila ako sa loob ng kanilang bahay. Para mas maintindihan po ninyo ang kwento, balikan natin ang nangyari. Mga isang oras bago ako nasalba ng mag-asawang may-ari ng bahay na tinutukoy ko kanina lang. Tawagin po ninyo akong Rico. Labing siyam ako nang mangyari ito. Isang oras bago ako napunta sa bahay na iyon, naglalakad lang ako sa daan. Galing po ako sa trabaho, pero tumirik yung jeep na sinasakyan namin. Gabi na po noon, mga bandang alas 8, kung hindi ako nagkakamali. Nagkataon na yung iba kong mga kasabay, malapit lang yung mga bahay. Samantalang yung bahay ko, mga dalawang barangay pa po yung dapat kong lakarin bago ko po marating yung baryo namin. Nasakop nga po ng North Cotabato. Kaya mag-isa po akong naglalakad noon. Yun na po yung huling jeep kaya wala na talagang dumadaan lalo at gabi na. Makulimlim na ang langit noon. Nahalatang nagbabadya na ang ulan. Binilisan ko naman po yung paglalakad. Hindi naman na ito yung unang pagkakataon na naglakad po ako doon ng mag-isa pa uwi sa parting yon. Kaya baliwala lang rin po sa akin. Ang kinatatakutan ko lang noon ay baka magkataong magkaroon ng engkwentro doon banda. O baka tambangan ako ng ibang mga rebelde. Itong mga panahon po kasi na ito, madalas po talagang magkaroon ng engkwentro doon banda. At madalas po kaming nakakakita ng mga rebelde. Mga ilang sandali pa, nakaamoy po ako ng mabaho. Yun po bang insekto na mabaho talaga ang amoy? Na sinasabi rin po ng mga matatanda na kapag ganun daw, malamang meron daw aswang sa paligid. Dahil naaalala ko yon, ay medyo napapaisip po ako noon. Pero hindi naman po na natatakot talaga ako. Hanggang sa hindi inaasahang meron po akong nakasalubong doon po banda. Malayo pa lang po napansin ko na yon. Lalo at meron yung daladalang flashlight. Bale, nauna ko siyang nakita sa hindi kalayuan. Dahil nga sa ilaw na kanyang dala. Ang sa isip ko po noon, sino naman kaya ang tulad ko na naglalakad din sa daang yon sa ganong oras? Lalo at wala naman masyadong mga bahay doon. At sa unahan nun, mga palayan na rin po sa gilid ng daan noong araw. Ngayon kasi wala na rin ang mga palayan at pinatayuan na rin po ng mga bahay. Habang papalapit ng papalapit, napapansin kong parang isang matanda yon. Isang matandang lalaki na medyo may problema pa nga po sa paglalakad. Lalo at iika-ika po yon. Nung magkalapit na nga po kami, ako na po yung unang nagsalita.
dahil naalala ko yung sabi ni Lolo na para hindi ka daw maunahan agad ng aswang, dapat ikaw raw yung unang magsalita o mamansin sa kanya kapag nagkakasalubong kayo. Hindi ko naman alam kung ano ba talaga ang eksaktong ibig sabihin ni Lolo noon. Basta naalala ko lang po yon nung mga oras na yon. Lolo, gabing-gabi na po ah. Medyo wala naman pong mga pamamahay rito banda. Saan po ba kayo pupunta? Tanong ko po noon. Napatingin at ngumiti po yung matanda. At inilawan po nito yung mukha ko. Sabay sabi po nito na pauwi na raw siya sa kanila. At binanggit po nito yung barangay kung saan siya papunta. Medyo nagtaka po ako agad noon. Dahil yung sinabi po niyang barangay ay sa kabila pa, na kung ipagpapatuloy po niya ang paglalakad ng ganon ang kanyang sitwasyon, baka abutin po siya ng ilang oras. Nag-alangan po ako noon kung anong gagawin ko, lalo at malayo-layo rin ang aking lalakarin. At pagod na rin po ako noon. Pero nang ibabaw po yung awa ko sa matanda, kaya sinabi ko po sa kanya na, "Tay, aalalayan ko na po kayo papunta sa pinakamalapit na bahay dito. At baka makahingi po tayo ng tulong na maihatid po kayo pa uwi. Ang tandaan na po ninyo, hindi na po dapat kayo naglalakad ng malayo, lalo at delikado sa ganitong oras." Sabi ko po noon, dahil marami naman pong mga tao sa amin noon na merong motor. At baka matulungan po yung matanda, lalo at nakakaawa talaga. Ang problema nga lang, medyo malayo pa po doon yung huling bahay na nadaanan ko. Pero hindi ko talaga inaasahan ang naging sagot niya sa mga sinabi ko. Talagang ikinagulat ko po yon. Ang sabi po nito, "Nako iho, ikaw ang dapat mag-ingat. Sanay na ako sa parting ito. At kung meron mang dapat magmadali ng makauwi, ikaw yon. Baka makursunadahan ka dito." Sagot pa po nito, sabay ngisi, na talagang nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Yung buhok ko po sa may batok, nagtatayuan po noon, na talagang kinilabutan ako, na hindi ako agad nakasagot. Isang maikling tanong lang po yung aking nagawa. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Tanong ko noon. Pero tinapik-tapik lang po nito ang balikat ko. At ngumisi po ulit ito. Sabay tumalikod at nagsimula ng maglakad. Nung ginawa po niya iyon, bago po ito tumalikod, nakita ko po talaga, Sir Dan. Sandali pong nagbago ang mukha nito. Yung tipong parang merong masamang binabalak. Kaya tumalikod na rin po ako noon. At hindi na nagpaalam, sabay nagmadaling naglakad. Habang naglalakad, doon lang ako natauhan noon at naghinala na baka isang aswang yung matanda. Lalo at kakaiba din talaga ang naging kilos noon. At bakit siya nandoon sa ganong oras? Kinakabahan po ako noon. Sa daan ay meron po akong nakitang putol na kahoy na medyo matulis yung dulo. Dinampot ko agad yon. Sa isip ko noon, kahit anong mangyari, ipagtatanggol ko ang aking sarili. Nasa edad na rin po ako noon, kaya hindi talaga ako basta-bastang tatakbo na lang. Nung nilingon ko po kung nandoon pa ba yung matanda, wala na po akong nakitang naglalakad, kaya ang ginawa ko, mas binilisan ko na lang din po yung paglalakad ko. Nasa may mga palaya na po ako noon, nung bigla akong nakarinig ng angil. Pagkarinig ko po doon, halos ilang segundo lang po, napaatras ako nung may biglang lumabas mula doon sa may mga palay. Isa po yung hayop, pero halatang kakaiba sa unang tingin pa lang. May kalakihan po kasi yon. At ang mga mata ay pulang-pula at nagliliwanag. Siyempre, kahit merong hawak na kahoy, nangatog bigla ang tuhod ko noon, na talagang hindi ako agad nakagalaw nang makita ko yon sa aking harapan.
Dahilan para agad po yung tumalon ng walang pag-aalinlangan. Agad po akong dinumog nun. Nalatang gusto akong lapain. Natumba ko agad noon. Pero mabuti na lang at hindi ko nabitawa ng hawak-hawak kong kahoy. Sa desperasyon ko pong mabuhay pa at makatakas, buong lakas ko pong hinawakan ng mahigpit ang kahoy at walang tigil ko pong sinaksak ang hayop na yon. Yung tipong ayaw ko po talagang mamatay na kahit anong mangyari, lalaban talaga ako. Nung ginawa ko po yon, ininda po yon ng hayop eh. Siguro dahil nung naglalakad pa lang po ako, makailang ulit ko pong itinarak sa lupa yung kahoy na yon. Kalokohan man po itong pakinggan para sa ibang tao. Pero ang sabi po ni Lolo, kapag gawin mo daw yon, kahit kahoy pa daw ang maging armas mo, iindahin daw ng aswang basta naitarak mo raw sa lupa. Dahil lahat naman daw tayo, sa lupa lang din ang galing. Hindi ko talaga makakalimutan ang sinabing yon ni Lolo. Kaya kahit pakiramdam ko ay hindi naman malalim ang pagkakabaon ko ng bawat pagsaksak, iniinda pa rin po yon ng aswang. Nung nagawa ko na po yon, itinula ko po yung hayop para makawala ako at makatayo. Sabay tumakbo na po ako doon sa may palayan. Lalo at sa malayo, nakikita kong merong ilaw kaya alam kong merong bahay doon banda. Ang hindi ko po makakalimutan noon, kahit tumatakbo po ako na wala ng lingon-lingon, na naaninag ko lang pong bahagya yung pilapil na tinatakbuhan ko. Nakarinig pa po ako noon ng sigaw ng isang matanda na hindi raw po niya ako patatakasin. Hindi raw ako makakaligtas sa kanya. Ganon po yung narinig ko noon. Pero wala na po akong lakas ng loob na lingonin pa yon. Lalo at alam ko naman na baka yung matandang nakasalubong ko yon. At mas malala pa po, bumuhos po bigla yung ulan nung tumatakbo po ako sa palayan. Mga ilang minuto na po akong tumatakbo noon, pero hindi talaga ako tumigil. Dahil alam ko pong hinahabol ako noon at maaabutan ako kapag tumigil pa ako para magpahinga. Hindi ko na rin ininda ang madulas na pilapil dahil sa ulan. At nung makarating na nga po ako sa bahay, kung saan ko po nakita na meron nga pong ilaw, agad ko po talagang pinukpok yung pinto. Sabay sigaw ng sigaw po ako ng tulong sa kanila. Sa walang tigil ko pong pagtakbo noon ng ilang minuto at sakaba ko na rin, doon na po ako inabutan ng pagod at nawalan po ako ng malay. Nagising na lang po ako noon na nasa loob na po ako ng bahay at ligtas na. Nung ikwinento ko po sa kanila, agad po silang naniwala na parang alam talaga nilang merong gumagalang aswang doon banda sa kanila. Ang sabi po nila, ihahatid na lang daw nila ako. Ngunit pinayuhan po ako noon ng mag-asawa na mas maigi daw sigurong wag ko nang ipagkalat pa, lalo at baka hanapin pa daw ako ng aswang kung saan ako nakatira at idamay pa raw yung pamilya ko. Dahil sa maniwala man daw ako o hindi, nangyari na raw yon sa isang kakilala nila sa baryong yon. Inihatid nga po nila ako noon at sinabi po namin sa pamilya ko ang mga nangyari. Pero gaya nga po ng pinayo nila sa akin, minabuti po naming ilihim na lang yon. Kahit ganun nga po yung ginawa namin, malabo ko pong makalimutan ang nangyari sa akin ng gabing yon. Pasalamat lang talaga ako at nakaligtas pa po ako. Dahil kung hindi, baka pati yung walang buhay ko ng katawan, hindi na nakita pa ng pamilya ko. Hanggang dito na lang din po itong kwento ko. Maraming salamat po sa pagkakataong may bahagi ang kwento ko. Paalam. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Raquel. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay naging karanasan ko noong dalaga pa lamang ako. Hindi ko akalain na kahit hindi pa naman gabi ay nakaranas po ako ng ganitong bagay. Kaarawan noon ang aking ina.
At abala po yung lahat maliban lamang sa akin. Noong mga panahong yon kasi, ay meron po akong sakit. Kaya nasa loob lamang po ako ng aming kwarto at nakahiga. Paminsan-minsan, bumabangon naman ako tsaka sumisilip sa mga tao roon. Ilang araw na po kasi akong nilalagnat ng mga panahong yon. Kaya limitado po yung aking galaw. Nang mga panahon pong ito, unti-unti na ring dumarating yung mga bisita ng nanay ko. Marami po sa aming mga kamag-anak yung dumating. Dahil inimbitahan naman po sila, lalo at 50 taong gulang po yung kaarawan ng nanay ko. Dahil marami nga po yung mga tao, napapadalas po yung aking pagdungaw sa pintuan. At tinitignan ko kung meron ba akong mga pinsan na dumalo. Matatanaw ko rin kasi yung bahagi kung saan naroroon yung mesang hinainan ng mga pagkain para nga sa kaarawan ng nanay ko. Isang beses po, nakaramdam ako ng pagkabagot. Nais ko pong lumabas noon, pero hindi kaya ng aking katawan yung magtagal na tumayo. Sa kadahilanan po na yon, pinilit kong maupo sa may bandang pintuan at saka naroon lang po ako banda. Nakatingin lang po ako doon at iginala ko nga yung aking paningin at napangiti na lang ako nang makita kong masaya po yung aming mga kamag-anak. Nasa kalagitnaan ako ng pagtitig sa mga yon nang meron akong mapansin na isang lalaki. Hindi ko po yun kilala. Tinitigan ko po yon at sa hindi ko inaasahan, nagtama po yung aming mga paningin. Agad rin akong nakaramdam ng kaba na hindi ko maintindihan. Kakilala ko kasi yung lahat ng naroroon. At siya lamang po yung hindi pamilyar sa akin. Dahil sa kabang naramdaman ko, nilihis ko na lang po yung aking paningin. Nagpasya na rin akong bumalik sa aking higaan ng mga sandaling yon. Noong nakahiga na nga ako, hindi ko maiwasan ng mapaisip tungkol sa lalaking yon. Sino kaya yung taong yon? Bakit parang hindi siya pamilyar sa akin? Kung makatitig pa sa akin, parang may kung anong binabalak. Wika ko pa nga po noon. Napayakap na lang po ako noon sa unan. Dahil sa kung anong iniisip ko. Sana mali lamang yung kutob ko. Wika ko pa. Naghintay ako ng mga mahigit isang oras bago muling sumilip sa pintuan. Naisip kong ng mga sandaling yon, kakaunti na lang yung mga panauhin sa aming bahay. Medyo nabawasan na rin po yung ingay na aking naririnig. Noong makalapit na nga ako sa pintuan, medyo nag-aalangan pa ako. Subalit, parang may kung anong naguudyok sa akin para sumilip at tignan yung mga tao. Pagkasilip na pagkasilip ko, nagulat ako dahil nakatitig din po sa bandang pintuan yung hindi ko kilalang lalaki. Nanlilisip po yung kanyang mga mata at napansin kong parang mabilis po yung kanyang paghinga. Parang sabik yon sa kung ano man yung kanyang binabalak. Nang mapansin ako ni nanay na nakatitig sa mga tao, lumapit po ito sa akin. Tinanong niya ako kung nagugutom ba ako at ang sabi ko naman ay hindi. Nang mga sandali na iyon, muli kong tinignan yung lalaki. Nakatitig pa rin po ito sa akin at parang hindi man lang siya kumukurap. Dahil doon, tinanong ko na nga po yung nanay ko. Nay, sino ba yung lalaking nakasuot ng kulay itim? Tanong ko pa nga po kay nanay. Pero tinanong po nito ako kung sino ba yung lalaking tinutukoy ko. Nung tignan ko nga po ulit yung lalaking aking tinutukoy, laking gulat ko dahil wala na po yon
sa kanyang kinaroroonan. Nagpalingalinga pa po ako upang hanapin yon. Pero hindi ko na nga po ito nakita. Napailing na lamang ako. At sinabi sa aking ina na hindi ko yon kakilala. Sinabi ko rin na kinabahan ako dahil parang kakaiba po ito kung makatitig sa akin. Natigil lamang yung aming pag-uusap ni nanay nang biglang dumating yung aking tiyahin na katatandang kapatid ng nanay ko. At nanggaling pa po to sa kabilang probinsya. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Tita Mameng. Umalis na rin po noon yung nanay ko sa may tapat ng kwarto ko. Dahil sinalubong nga po nito yung kanyang nakatatandang kapatid. Sa kadahilan ng yon, muli akong bumalik sa aking higaan. Nakaramdam na po kasi ako noon ng antok. Kaya naisipan ko na matulog na lang muna. Nang nakahiga na nga ako, dinadalaw na po ako noon ng antok. Pero sa tuwing ipipikit ko po yung aking mga mata at magpapadala na po sana sa antok, pero sa kasamaang palad, bumabalik sa aking isipan yung mabalasik na mga tingin ng lalaking yon. Dahil doon, sa halip na makatulog, ay tuluyan nga pong nawala yung antok na aking nararamdaman. Hindi na rin ako natulog. At naghintay na lamang na dumilim para makapaghapunan. Panay po noon yung aking pagtitig sa orasan. At nagulat na lang ako nang meron akong marinig ng mga kaluskos sa mismong ibabaw ng aking hinihigaan. Tumingala ako roon at napakunot noo dahil wala naman akong naririnig na paghuni ng pusa. Ano kaya yung nasa bubong? Tanong ko pa sa sarili ko. Mga lagpas alas 5 pa lang po yun ng hapon. Kaya iniisip ko na baka kung anong hayop lamang yon. Sinubukan kong lumapit muli sa pintuan ng aking kwarto. Dumungaw ako roon at nagbabaka sakaling makita ko yung nanay ko. Gusto ko lamang pong sabihin sa kanya at nang malaman nilang merong kung anong hayop na nasa ibabaw ng aming bubungan. Iginala ko yung aking paningin at napabuntong hininga na lamang ako nang mawaring wala na po roon yung lalaki na hindi ko naman kilala. Kahit papaano, nawala naman po yung takot ko. Naghintay pa ako noon kay nanay. Pero hindi pa rin po ito napapadaan doon. Sa kadahilan ng yon, nagpasa na lang po akong bumalik sa higaan. Bago ako makabalik, nagmatsyag po ako sa aking paligid. Napangiti na lang ako nang wala naman kung anong ingay na nasa bubungan. Mukhang kung anong hayop lang nga po yung naroon. Nung nasa higaan na nga po ako ulit, nagpasya kong muli kong subukang matulog. Wala akong naging pakialam noon, kahit na malapit ng mag-alas 6 ng gabi. Pagkapikit na pagkapikit ko ng aking mga mata, biglaan akong nakaramdam ng kilabot sa hindi ko malamang dahilan. Muli kong iminulat yung aking mga mata at saglit akong natigilan nang makarinig ako ng ingay na parang merong humihinga ng malalim. Nagmatsyag ako kung saan yun nagmumula hanggang sa mawari kung sa may bandang pintuan ng silid ko nagmumula yon. Ano ba naman yan? Nung nawala yung mga kaluskos, lumipat naman yung ingay sa may pintuan. Ano ba yan? Tanong ko pa po noon sa aking sarili. Muli akong nakaramdam ng takot noon. Lalo na nang mapansin ko na umaangil na po yung nilalang na iyon. Ninais kong silipin kung ano nga ba yon. Subalit, hindi ko po nagawang igalaw yung aking katawan. Alam kong gising po ako noon, pero yung aking katawan ay nagmistulang tulog. Ilang sandali pa, tumambad po sa akin yung isang kulay itim na aso. Sobrang laki po noon, na halos kasing taas na po yon ng aking bewang. Alam kong hindi po yun normal na aso,
dahil nang makita ko po yon, agad nga po akong nagkaroon ng kutob na isa po yung aswang. Nang tuluyan niya akong makita, parang napangisip po siya dahil biglaan niyang nilabas ang kanyang pangil. Ninais kong bumangon at sumigaw noon. Subalit hindi ko magawang makasigaw. Tuyong-tuyo po noon yung aking lalamunan. At kahit na anong gawin ko ay walang boses na lumalabas sa aking bibig. Umasok sa aking silid yung nilalang. At bago pa man ako makagalaw o makasigaw, nagawa na po niyang makalapit at makaibabaw sa akin. Inamoy-amoy po ako nito at dinidilaan po nito yung aking mukha. Pilit akong nagpupumiglas noon. Subalit, parang wala talaga akong lakas. Sinubukan ko po noong magdasal, kahit na sa isipan ko lang. Dasal lang po ako ng dasal, habang pilit kong ginagalaw yung aking katawan. Ramdam ko yung bigat ng nilalang na nakaibabaw sa akin. At alam kong hindi lang yon isang normal na aso. Sa kadahilanan ang kanyang bigat ay maihalin tulad sa isang tao. Umalis ka rito! Aswang ka! Lubayan mo ako! Sabi ko po noon, pero halos hindi na po maintindihan yung pagkakasabi ko. Dahil hirap na hirap po ako noon. Pero isang mahabang pagbuntong hininga yung aking nagawa nang mapagtanto ko na kahit papano ay meron na pong lumalabas na boses sa aking bibig. Nagpatuloy sa pagibabaw sa akin yung aswang na yon at pinipilit niyang kalmutin yung aking tiyan. Ramdam ko po yung hapde na naidulot ng matutulis at matalim na kuko ng aswang dahil dinadaplisan po ako ng kanyang pagkalmot. At dahil doon, mas lalo po akong nagpupumilit na makagalaw. Hindi ako tumigil ng mga sandaling yon. Hanggang sa tuluyan ko pong naigalaw yung aking katawan. Umalis ka rito! Tulong! Tulungan ninyo ako! Merong aswang! Paulit-ulit ko pong naging sigaw noon habang nakaibabaw pa rin sa akin yung aswang na parang ayaw po nito akong pakawalan. Tumutulo na rin yung kanyang laway sa aking leeg dahil inaamoy-amoy po nito ako. Lumakas po yung kabog ng dibdib ko noon nang dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo sa aking tiyan habang nagpapatuloy siya sa kanyang pagkalmot doon. Naanimoy pilit niyang kinukot-kot yung tiyan ko. At inaalam kung kaya ba niyang wakwakin yung tiyan ko. Ganon po yung nararamdaman ko noon. Marahil dahil sa aking mga pagsigaw, narinig po yun nila nanay at tita na may kung anong kaguluhang nagaganap sa loob ng aking kwarto nang mapansin po ng aswang na meron na pong mga yabag na papalapit sa aking kwarto. Biglaan po yung natigilan sa kung ano man yung kanyang ginagawa sa akin. Nagpalingalinga yung malaking asong yon na animoy naghahanap ng kanyang matadaanan. Pagkakita niya ng bintana, mabilis po yung umalis sa aking ibabaw. Tumakbo po yon patungo sa bintana. Kaya napailing na lamang po ako noon at kahit papaano ay nakahinga po ako ng maluwag. Nagtaka ko dahil alam ko na bahagya lang pong bukas yung bintanang yon at hindi makakadaan yung isang malaking aso roon. Subalit napako na lamang po yung aking paningin at hindi ko naiwasang mamangha nang makita kong pinersa pong lumabas ng aswang na yon na parang napakalakas po nito. Nung wala na nga po yon, sakto rin pong pagpasok nila nanay. Tanong po sila ng tanong kung ano nga ba yung nangyari sa akin. Subalit, hindi ako nakasagot sa kanila. Noong mga panahong yon, bumuhos po yung matinding takot sa akin at wala po akong nagawa noon kundi yung umiyak ng umiyak. Naabutan po nila akong napakagulo na po ng buhok ko pati ng higaan ko at meron na po akong mga galos. Walang ano-ano, nagulat po kami nang magwika po si Tita Maming. Meron ako ditong bote ng langis, sabi po nito
at napatitig siya sa kanyang bulsa. Kaya napatitig rin po kami roon. Nagtaka po kami ng malamang basang-basa po yung kanyang bulsa. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong po ni nanay noon. Kinuha po ng tiyahin ko yung sinasabi niyang bote ng langis na nasa bulsa niya. At ipinakita po yun sa amin. Bumubula po yun. Na ang ibig sabihin ay meron umanong aswang sa paligid. Malamang ay pinasok tayo ng aswang. Tama ba, Raquel? Tanong pa po nito. At doon ko na nga po inamin yung mga nangyari. Nataranta nga po sila noon dahil meron nga po akong mga galos. Mababaw lang naman po yung mga yon pero masakit pa rin po yon. Pinagsabihan po agad nila yung mga tao sa labas na tumulong upang hanapin yung aswang. Napailing na lang po si tita ng mga sandaling yon dahil kamuntikan na raw mabasag yung kanyang bote. Kaya pala nakaramdam daw siya ng pangiinit sa kanyang bulsa. Nakaligtaan niya kasi na meron pala siyang dalang bote ng langis. Ilang minuto po nila akong pinakalma noon. At nang tuluyan nga po akong kumalma habang ginagamot po nila yung mga sugat ko. At nilalagyan po nila ng dinikdik na bawang at luya. Sinabi ko po sa kanila kung ano ba yung kabuuan sa mga nangyari. Sinabi ko nga pong merong pumasok na isang malaking aso. At dinaganan po ako noon at pinagkakalmot. Inaamoy-amoy rin po ako noon. Nanginginig ko pa pong kwento sa kanila. Napamura po si nanay ng mga panahong yon. Tinignan pa nga po nila yung aking tiyan na meron pa pong mga galos ng pagkalmot at pati na rin po yung leg ko. At basang-basa rin po ako ng laway na talagang nangangamoy. Hayop na aswang yon. Nasalisihan tayo. Siguro kung hindi kami pumunta rito, baka tuluyan ka ng mabiktima nun. Wika pa ng nanay ko. At kung gabi raw yung nangyari, sigurado raw na wala na akong kalaban-laban. Kaya lang daw nagawa ko pang manlaban ay dahil hindi pa po madilim nang mangyari ito. Kaya hindi pa ganun kalakas yung aswang na mangbibiktima sana sa akin. Nang mga sandaling yon, sinabi ko po sa kanila na may isang hindi kilalang lalaki na panay po yung titig sa akin. Inilahad ko rin pong panay yung pagsingot nun sa aking direksyon. Naparabang nababaguhan sa aking samyo dahil meron nga po akong sakit. Dahil isa raw yun sa mga gusto ng aswang eh. Mas madali daw makapangbiktima kung nagkakasakit yung kanilang nakukurso na dahan. Kung gayon, may nakisayang aswang dito at baka gumamit lang siya ng pambulag para hindi siya agad mahalata ng ibang mga tao. At dahil ikaw nga yung nais niyang biktimahin, ikaw lang yung nakakita sa kanya at nakapansin. Wika pa nga po ng tita ko. Bumalik po noon yung mga tao sa loob ng bahay at sinabi po nilang wala namang aswang sa paligid. Marahil ay nakaalis na raw ito sa takot na baka mahuli ng mga tao. Binantayan na lang po ako nila nanay noon hanggang mag-umaga. Talagang tinabihan po rin nila ako sa pagtulog. Ipinagtawas din po nila ako. Talagang dinala po nila ako sa albularyo. At ang sabi nga po ng manggagamot, muntika na raw talaga akong mabiktima ng isang aswang. Bagong yanggaw raw yata yon. Kumbaga hindi pa ganun katagal. Kaya ganun na lamang yung pagiging agresibo at medyo padalos-dalos sa kanyang mga desisyon. Mabuti na nga lang at kahit papaano ay nagawa ko pong sumigaw. At napuntahan naman po ako agad ng nanay ko, pati na rin po ng tita maming. Kaya hindi po natuloy ng aswang yung kanyang binabalak sa akin. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. At paalam. Magandang araw sa lahat. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Loreng. Nais ko lang na magbahagi sa inyo ng kwento tungkol sa malayong pinsan ng aking mister na tawagin na lang natin sa pangalang Carlos. Nangyari ito noong 1997
sa isang bayan sa Palawan. Nang mga panahon yon, kakapanganak ko pa lamang sa panganay na anak namin na aking asawang si Jose. Simple at tahimik lamang yung buhay naming mag-asawa sa probinsya. May bukirin na minana mula sa kanyang namayapang mga magulang, yung aking asawa na siyang pinagkukunan namin ng hanap buhay. Marami kasing mga tanim na mga gulay sa bukirin na siyang ipinagbebenta namin ng aking asawa doon sa bayan. Isang pagkakataon nga po noon, nagpaalam yung aking mister na maihatid siyang mga gulay doon sa bayan upang ipagbili sa mga tindera roon. Nang makaalis na nga sa aming bahay yung aking asawa, ginawa ko naman yung mga gawaing bahay dahil mahimbing nang natutulog noon yung tatlong buwan naming sanggol. Inabala ko yung sarili ko sa mga gawaing bahay na kaya kong gawin ng araw na iyon. Makalipas nga yung ilang oras na hindi ko namamalayan, biglang dumating yung aking asawa sa aming bahay. Nagtaka pa ako noon dahil kahit hindi pa man ito nakakapasok ng bahay namin, dinig kong tila may kausap ito. Nang makapasok na nga siya sa bahay, doon ko lang napag-alamang may kasama pala itong isang lalaki. Ipinakilala naman niya yung lalaking yon sa akin. Ayon pa nga sa kanya, ay tinawag niya yung Carlos, na malayong pinsan nga raw niya. Nagkita kasi kami nito sa bayan, kaya niyaya ko na rin dito. Ilang taon na rin naman kasi nung huli kong makita itong si Carlos eh. Wika pa nga noon ang asawa ko. Napatango na lang ako sa aking asawa nang sabihin niya yon. Walang ano-ano naman noon, biglang umiyak yung aming anak. Kaya kaagad akong lumapit roon upang kargahin ito. Pangiti-ngiti pang ipinakilala ng aking asawa yung anak namin sa pinsan nito. Pansin ko naman noong nakatingin lamang yung lalaki sa bata at bahagyang napapangiti. Magkakasunod pa itong napalunok at kitang-kita sa kanyang mga mata na gusto nitong hawakan yung bata. Kinuha naman ng aking asawa yung aming anak at siya na nga yung humeli rito. Gusto mo bang kargahin? Tanong pa ng asawa ko noon sa pinsan nito. Nagulat pa nga si Carlos dahil doon. Ngunit makailang ulit po itong napailing. Wag na, at baka umiyak pa yung bata sa akin. Tugon pa nga po nito. Hindi na lamang siya pinilit ng aking asawa at ipinagpatuloy na lamang yung pagheli doon sa bata. Inasikaso ko na lang muna yung makakain nila ng mga oras na iyon. At pagkatapos kong asikasuhin yung lahat, binalikan ko na nga yung aking asawa at si Carlos, na noon ay nag-uusap sa may sala. Napatingin pa ako noon sa lalaki dahil tila hindi nito maialis yung tingin sa bata. Panay rin yung pahid nito sa kanyang bibig. Kaya ipinagtaka ko yon. Kaya napaisip pa nga ako noon kung bakit ito nagpapahid ng kanyang laway at kung bakit siya maglalaway ng walang dahilan. Subalit kahit na ganoon ay hindi ko na lamang yun pinagtuunan pa ng pansin at kinuha ko na lamang yung aming anak sa aking asawa at ako na nga yung nagbantay rito. Matapos mag-usap ng aking asawa at ni Carlos, ako naman yung kanilang kinausap. Noon din ay napag-alaman kong ang pinag-uusapan pala nila ay ang pansamantalang pagtira ni Carlos sa aming bahay. Hindi na nga ako nakatanggi pa ng sabihin yun sa akin ng aking asawa. At ayon pa nga sa kanya, mas maigi pa nga raw yun para meron kaming makakatulong sa pag-aasikaso ng aming bukirin. Sa kadahilan ng yon, napaisip na rin ako at napapayag nga nito. Simula nga ng araw na yon, sa bahay na namin nanirahan si Carlos. Naging katuwa nga siya ng aking asawa sa aming bukirin at sa paghahatid ng mga gulay doon sa bayan. Noong una, maayos naman yung lahat at wala namang kakaiba kay Carlos. Yun nga lang,
Malimit ko talaga siyang nakikitang nagpapahid ng bibig nito habang nakatitig sa aming sanggol. Ngunit kahit na ganon siya, hindi ko siya pinag-isipan ng masama. Hindi ko na lang din sinabi sa aking asawa yung tungkol sa bagay na iyon. Hanggang sa isang hapon noon, nagpaalam ng tutungo sa Bukirin yung aking asawa kasama itong si Carlos. Ako naman noon ay abala na rin sa kusina upang ipaghanda yung aming magiging hapunan. Maimbing na natutulog ng mga oras na iyon yung aming anak sa aming kwarto. Kaya sinarado ko na lamang yung aming pintuan. Kampante naman akong hindi yun malalaglaga yung pinagawan talaga namin yun ng kanyang sariling kuna. Habang abala sa kusina, nakarinig ako na tila bumukas nga yung pinto ng aming bahay. Ngunit kahit na ganon ay hindi ko na muna yun pinansin. Naisip ko na baka may naiwan lamang yung aking asawa, kaya bumalik ito. At ipinagpatuloy ko na lamang yung aking ginagawa hanggang sa nawala na nga rin sa isip ko yung tungkol sa bagay na iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may narinig akong ingay sa aming kwarto. Napaisip ako kung sino o ano yung may gawa ng ingay roon. Kaya nagpasya nga akong tignan yon. Habang papalapit ako sa kwarto namin kung nasaan nga yung bata, nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa hindi ko malamang kadahilanan. Nang medyo malapit na ako, nakarinig ako ng paghangos roon. Yung tipong napagod sa pagtakbo at tila hinahabol na lamang yung kanyang paghinga. Binalot ng takot yung aking sistema sa isipin na baka pinasok nga yung aming anak. Kaya kumuha ako ng pwede kong ihampas sa kung sino man ang makita ko doon sa loob. Nang may hawak na nga ako, walang pagdadalawang isip kong itinulak yung noon ay bahagyang bukas na pinto ng aming kwarto. At ganoon na lamang yung panginginig ko nang maabutan ko si Carlos na nasa tapat ng kuna ng aking anak. Labis na galit yung nararamdaman ko nang makita ko siyang inaamoy-amoy at dinidilaan yung kamay ng aking anak. Ibang-iba po yung mukha nito ng mga sandaling yon. Para siyang nagtitimpi sa pagnanais na mahawakan yung bata. Ibang nasa isip ko ng mga oras na yon. Kaya hinampas ko na nga siya ng hinampas ng hawak kong walistambo. Napaaray na lang po ito at walang sawang humihingi ng pasensya dahil sa nakita ko. Pinalayas ko naman po ito habang sinisigawan ng mga oras na yon. Nang makalabas na nga siya, hinarga ko agad yung bata na naiiyak na dahil sa malakas kong pagsigaw. Sakto namang dumating noon yung aking asawa. Kaya patakbo nga itong tumungo sa aming kwarto. Napaiyak na lang ako habang kwenekwento ko sa kanya yung ginawa ni Carlos. Napamura na lang yung aking asawa dahil sa galit sa kanyang sariling pinsan. Pasalamat lang yung tarantadong yon at hindi ko siya naabutan rito. Kung hindi, papatayin ko siya dahil sa ginawa niya sa bata. Wika pa nga noon ng aking asawa. Inakala kasi nitong merong mahalagang pinuntahan yung lalaki. Dahil nagpaalam nga yung pinsan niyang ito na hindi na muna sasama sa kanya sa Bukirin. Kaya hinayaan naman daw niya ito. Hindi naman namin nakalain na yun pala yung kanyang gagawin. Naisip pa nga namin na baka nais niyang pagsamantalahan yung sanggol. Ngunit nagbago agad yung aming opinyon nang may makita kaming sugat sa kamay ng bata. Bakit may kagat yung bata sa kanyang kamay? At bakit ito namamaga na parang sinipsip yung kanyang dugo? Tanong pa nga ng asawa ko nang makita niya yung sugat ng aming anak.
Nagkibit-balikat naman ako dahil hindi ko rin alam kung saan nga ba niya yon nakuha. Muling napamura yung aking asawa dahil doon. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Dahil hindi ko naman nakitang kinagat ni Carlos yung kamay ng aming sanggol. At sinabi ko naman sa asawa ko na hindi naman din umiiyak yung bata, na parang malabong ang kinagat siya ni Carlos. Humanda sa akin yung tarantadong yon. Pagbabayaran niya ang kanyang ginawa sa ating anak. Paulit-ulit pang winiwika noon ng aking asawa. Dahil sa nangyaring yon, hindi na nga nakabalik sa bahay namin ng araw na iyon si Carlos. Kinagabihan naman po noon, iyak nang iyak yung aming anak at hindi namin alam kung paano ito patatahanin. Ayaw nitong dumedi sa akin at kahit na hinihili ko na ito, ayaw pa rin niyang tumigil sa kanyang pag-iyak. Naisip naming mag-asawa na baka masakit lamang yung sugat sa kanyang kamay. Kaya sinusubukang gamutin yon ng aking asawa. Siya na rin po yung kumarga rito upang ihele at patahanin. Kahit papaano ay nahinto naman sa kanyang pag-iyak yung aming anak. Ngunit na sa ganon kaming sitwasyon nang may marinig kaming pagkatok sa pinto. Nagkatitigan kaming mag-asawa dahil pareho naming naisip na marahil ay si Carlos na nga yon. Napamura kaagad yung aking asawa at dahil doon, sinabi pang ang kapal nga ng mukha ng lalaki dahil bumalik pa talaga ito sa bahay. Binigay sa akin ng aking asawa yung aming anak at saka nga ito nagbukas ng pinto. Nakuyom pa nga yung kanyang kamay ng mga sandaling yon. At mahahalata ko talagang galit yung asawa ko noon sa kanyang pinsan. Nang buksan nga nito yung pinto, ganoon na lamang yung gulat nito dahil wala namang tao roon. Huwag ka nang magtago pa, Carlos. Hindi kita patatawarin dahil sa ginawa mo sa aking anak. Sigaw pa nga noon ng aking asawa. Inakala ng aking asawa na pinaglalaruan lamang siya ng kanyang pinsan ng mga sandaling yon. Ngunit ganoon na lamang yung takot ng aking asawa. Nang sa hindi inaasahan, ay may kung anong nilalang ang lumundag. Ilang di pa lamang yung layo sa kanya. Nakita kong halos hindi na nga rin siya makagalaw ng ilang sandali dahil sa pagkabigla. Hawakan mo ng mabuti yung bata. Mukhang hindi si Carlos yung bisita natin ngayon. Sigaw pa nga noon ng aking asawa. Hindi ko naman nakikita yung kung anumang kanyang nakikita doon sa may labas. Ngunit nakaramdam ako ng takot base na rin sa reaksyon ng mukha nito. Sinunod ko na lamang yung sabi ng aking asawa noon. Dahan-dahan pa siyang napatras at nang magkaroon siya ng pagkakataon ay mabilis nga po nitong sinara yung pinto. Nagulat na lang ako nang may kumalabog sa pinto na animoy binangga ito ng kung anumang nilalang sa may labas ng bahay. Hindi na rin po ito naulit pagkatapos nun. Ngunit nahintakutan kami ng aking asawa nang may magkakasunod na paghuni ng aswang na aming naririnig sa paligid. Dinig kong napamura yung aking asawa at sinabi pa nitong mas mabuti na nga lang daw na si Carlos sana yung bisita at nang makaganti siya. Walang ano-ano po noon, napatingin yung mister ko sa akin nang marinig niya yung boses ni Carlos sa may labas ng bahay. Tumatawag po ito sa amin kaya biglang nakaramdam ng galit yung aking asawa. Hindi ko na nga po ito napigilan pa nang magtungo ito sa aming kusina upang kumuha ng itak. Lumabas siya at hindi na naisip ang aswang sa paligid. Dahil ayon sa kanya ay mas mahalagang may paghiganti niya yung aming anak kay Carlos. Subalit nang makalabas na nga yung aking asawa, bumungad sa kanya
ang aswang. Nanoon ay parang nanggagaya pa raw ng boses. Hindi na nga niya nagawa pang umatras pa, lalo at nakangising nakaharap sa kanya yung nilalang. Napatawa pa ito ng mahina na animo'y masaya sa kanyang ginawang panlilinlang. Walang ano-ano, kaliwat ka ng pinihit ng aswang. Ang kanyang ulo na tila naghahandang sugurin yung aking asawa. Inihanda naman ni Mister yung kanyang sarili at sa isang kisap lamang ng mata niya, sinugod nga siya ng nilalang. Hindi ko alam kung paanong nakaiwas yung aking asawa sa pag-atake nito. Ngunit gano'n na lamang yung pagpapasalamat ko nang makaiwas siya at siya pa nga yung nakasugat doon sa nilalang na yon matapos niyang tagain yon sa likuran. Napapahiyaw na lang yung aswang na yon. Kaya hindi na nga inaksaya pa ng aking asawa yung pagkakataon na magawang tagain yung aswang na yon. At nagawa nga yun ng asawa ko. Napaluhod noon yung nilalang dahil sa kanyang sugat na dulot ng ilang beses na pagtaga sa kanya. Ibinunto ng aking asawa yung kanyang galit doon sa nilalang na yon. At hindi niya ito binigyan ng pagkakataong makatakas o makaganti man lamang sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pagtaga doon sa nilalang na yon hanggang sa nanghina na nga rin po ito. Walang ano-ano, nagulat siyang biglang sumigaw yung nilalang at nakiusap sa kanya. Boses ni Carlos yung naririnig naming nagmamakaawa noon. Kaya nagulat nga yung aking asawa. At paunti-unti rin nagbabago yung anyo ng aswang noon hanggang sa tuluyan nga po itong naging tao. Carlos, sambit pa nga ng aking mister sa pangalan ng kanyang pinsan. Hindi ito makapaniwala na si Carlos ang nasa harapan nito ng mga oras na yon. Nakiusap sa kanya ang lalaki. Ngunit bago pa man makasagot yung aking asawa, nagsalita na nga rin po itong si Carlos. Hinang-hinaman ito ngunit nagawa pa po nitong humingi ng pasensya dahil daw sa kanyang nagawa sa aming anak. Ayon pa sa kanya, wala siyang balak na samantalahan ito dahil gusto lamang daw niya natikman sana yung bata. Dahil nauuhaw na raw po ito sa laman. Mabuti na nga lang daw at napigilan pa nga niya ang kanyang sarili. At dumating nga rin ako. Kaya tanging bahagyang paggagat lamang yung kanyang nagawa sa bata. Wala nang nagawa noon yung aking asawa kung hindi yung hayaan yung pinsan nitong makatakas doon. Isa pa ay nangako itong hindi na muling magpapakita. Tinulungan pa siya ni Mister na makatayo hanggang sa ito na nga mismo yung naglakad palayo. Tinanaw lang po namin yung lalaki hanggang sa mawala na po ito sa dilim. Ayon pa sa kanya, hindi man niya alam kung paanong naging aswang yung pinsan niyang iyon. Ngunit mas mahalaga raw na hindi na ito manggambala pa sa buhay ng iba, lalo na sa buhay namin, matapos nang nangyari ng gabing iyon. Dito ko na nga rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming maraming salamat po. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Andrew. Tubong Sambales at dito rin nakatira sa kasalukuyan. Itong kwento na ito ay nangyari din sa isang baryo sa Sambales. Pero nung bago pa kami lumipat. Hindi ko napapangalanan pero malapit po sa dagat yung baryo na ito. Kung saan kami nakatira noon. Ngayon kasi lumipat na kami sa ibang bayan pero sakop pa rin naman ang Sambales. Nung mangyari ito, 16 na taong gulang lang ako. Bakasyon noon. Kung saan college na ako sa darating na pasukan. May kaibigan ako na tawagin nating Lino. Mabait ito at first year high school pa lang kami. Magkaibigan na talaga kami. Galing silang Samar at lumipat lang dito sa Sambales. Nung pumasok na nga siya ng high school. Taga rito kasi yung kanyang lolo. Balita ko nakulong yung kanyang tatay.
Kaya umuwi sila dito sa Zambales kasama ang kanyang nanay at ang kanyang isang kapatid. Hindi ko na tinanong pa kung ano ang kasalanan ng kanyang ama. Kaya ito nakulong. Basta, yung alam ko. Yung pagkakulong ng kanyang tatay yung dahilan kung bakit sila lumipat dito. Si Lino yung tipo ng kaibigan na talagang dadamayan ka sa lahat ng bagay. Yung tipong hindi ka talaga tatraydorin. Ganon ang samahan namin noon. Isang hapon, nagkwentuhan kami ni Lino tungkol sa mga kababalaghan. Kung ano-ano lang ang napagkwentuhan namin hanggang merong naikwento sa akin si Lino. Ang sabi niya, lingi daw sa kaalaman naming lahat sa baryo. Isa daw dating manggagamot ang kanyang lolo. Tumigil na raw ito sa pag-aakala ng iba. Pero minsan daw sa gabi kapag may narinig daw silang kakaibang mga huni sa paligid, lumalabas daw ng bahay yung kanyang lolo. Sa oras daw na gawin niya iyon, tumitigil daw yung mga kakaibang huni. Dahil siguro daw merong ginagawa yung kanyang lolo kaya nagkakaganon. Naniniwala daw si Lino na sapat na yung kaalaman ng kanyang lolo para itaboy ang umaali-aligid na mga aswang. Pero baka yun din daw ang parehong dahilan kung bakit parang pinupuntirya sila ng mga nilalang na iyon. Umaalis-alis daw kasi yung lolo niya minsan. At sa hula daw ni Lino, may mga tao daw siguro itong tinutulungan. Mabait daw kasi talaga ang kanyang lolo, na minsan ay hindi raw nito matiis na hindi tumulong, lalo na raw sa mga taong inaswang na kailangan ng manggagamot. Pero sa ibang mga barangay daw ito pumupunta, lalo at marami nga rin namang manggagamot sa baryo namin noon. Yung lolo po niya na ito ay tawagin nating Lolo Emilio. Mabait naman talaga yon, pero madalas umaalis-alis kaya hindi talaga ako masyadong nabigyan ng pagkakataon na makausap siya o makapagtanong-tanong man lang ng konti. Ang sabi pa sa akin ni Lino, karamihan daw sa mga aswang sa baryo namin kilala daw ng kanyang lolo at takot daw ang mga ito kay Lolo Emilio. Kaya yung mga bumibisita daw sa kanila kapag gabi, malamang mga taga-ibang baryo daw na aswang na merong galit sa kanyang lolo. Kinikilabutan ako noon sa mga pinagsasabi ni Lino, pero alam kong hindi ito nagbibiro. Hindi siya yung tipong magkukwento lang para magpasikat. Ang sabi ko noon kay Lino, medyo gusto kong malaman kung paano nang gagamot ang kanyang lolo. Pero sabi ni Lino, ni minsan daw, hindi raw niya itong nakitang gumawa ng tulad sa mga ginagawa ng manggagamot. Kapag gabi daw kasi, nagagalit daw ito kapag iniistorbo siya sa kanyang kwarto o kapag pinakikialaman ang kanyang mga gamit. Tuwing mahal na araw naman daw, ilang araw daw itong nawawala dahil umaakyat daw sa bundok. Ang sabi naman daw ng nanay ni Lino, nagdadasal daw. Dinadasalan daw yung mga proteksyon. Pero hindi namin alam noon kung bakit niya ginagawa yon. Doon na kami nag-usap ni Lino at nagkasundo na minsan susubukan naming sundan siya. Kaya palagi akong tumatambay noon sa bahay ng kaibigan ko. Pareho naming gustong malaman kung ano ba talaga ang ginagawa ng kanyang lolo. Isang hapon, mga bandang alas 5:30, nakita naming naghahandang umalis yung kanyang lolo. Maya-maya pa. Pumasok ito sa kwarto at may kinuhang bag sabay lumabas na ng bahay. Ang sabi ni Lino, dinadala lang daw ng kanyang lolo yung bag na iyon kapag may pupuntahan siyang gagamutin sa ibang barangay. Alam na alam ni Lino yon. Kaya nagkasundo kami noon na susundan namin yung kanyang lolo para magkaalaman na. At ginawa nga po namin yon. Dumidistansya lang kami para hindi niya kami mapansin. Lumiko pa ito sa may kakahuyan at doon ito dumaan. Alam naming papunta yung daan na yon sa Karatig Baryo dahil madalas din kaming dumaan doon. Mahaba-habang lakaran din yon dahil mukhang tama nga si Lino na sa Karatig Barangay ito pupunta. Nung mga 10 minuto na kaming naglalakad,
at sumusunod sa kanya. Medyo binilisan ni Lola Emilio ang kanyang paglalakad. Hanggang sa paglabas namin ng gubat, dire-diretso na ito sa karatig naming baryo. May mga kabahayan na sa hindi kalayuan habang kami ay sunod pa rin ang sunod. Mga ilang sandali pa, may sumalubong na lalaki kay Lolo Emilio. Nagmamadali ito at nung nagkausap sila sandali ni Lolo Emilio, ay nagmamadali na silang naglakad papunta sa isang bahay. Yung mga bahay sa hindi kalayuan na magkakadikit-dikit ay malayo-layo pa doon. Parang yung bahay na pinuntahan ni Lolo Emilio, nakahiwalay na maliit lang na kubo. Muntik na kaming mahuli noon nung bago sila pumasok sa bahay. Lumingon-lingon pa si Lolo Emilio sa paligid. Kung hindi ko nahila si Lino payuko sa mga damuhan, talagang mahuhuli na sana kami noon. Nung nakapasok na nga sila sa bahay kubo, nagtaka kami agad ni Lino. Kung ano namang gagawin doon ni Lolo Emilio. Kaya nagmadali kaming lumapit doon. Nung nasa harap na kami ng bahay, dahan-dahan kaming umikot sa likod para hindi kami mapansin nila Lolo Emilio. Pag-ikot namin sa may likod, nagtinginan kami nung mapansin naming natumba na yung bakod na gawa sa kawayan sa parteng yon. Ngumiti kami pareho noon dahil hindi na namin kailangang umakyat pa sa bakod. At bukod pa doon, agad rin naming napansin ang iisang bintana sa likod na walang takip na sako. Sa harap kasi ng kubo. Yung mga bintana doon ay tinakpan na ng mga pinagtagpi-tagping sako ng bigas. Hindi ko alam kung may inililihim ba o ano. Habang doon naman sa likod, meron lang kurtina sa loob at wala namang takip na sako sa labas. Kaya mas madali sa amin para sumilip. Nung unang lapit namin sa dingding, ang una agad naming narinig sa boses ni Lolo Emilio. Itali na ninyo. Dahil kung hindi ko gagawin to ngayong araw, baka hindi na natin maisalba ang inyong anak. Saad pa po nito? Nakaramdam agad kami ng kaba noon. Sinilip namin sa bintana at doon namin nakita si Lolo. Kasama ang parang mag-asawa at meron ding isang dalagang nakahiga na tinatawag nga ng dalawa na anak nila. Talagang anak nga nila yung babaeng nakahiga na tinali nila. Tinali nila ang mga kamay at paanon habang may hinahalungkat si Lolo Emilio sa kanyang bag. Nakasilip lang kami noon at wala silang kaalam-alam. Merong nilabas si Lolo na bote na parang merong lamang langis. Winisik-wisik pa niya yon sa dalaga. Nung gawin niya yon, Sir Dan, biglang nagwala yung dalaga. Parang ayaw niya sa ginawa sa kanya. Sa unang tingin, mukha yung sinapian. Pero nagsimula na yung maglaway at namula yung mga mata. Nagsalita ulit si Lolo Emilio noon. Kapag hindi ko pa magawang may pasuka sa kanya ang hayop sa loob, tuluyang magiging aswang itong anak ninyo. Sad pa ni Lolo noon. At hinataw ni Lolo Emilio ng makailang ulit ng parang buntot ng pagi yung dalagang nakahiga. Tisin mo lang, iha, sabi noon ni Lolo Emilio. Tapos meron siyang mabilisang hinalo sa baso at pwersahang ipinainom sa dalaga. Tumagal ng tumagal yung proseso hanggang sa hindi nga namin namalayan na dumidilim na pala. Tagaktak na yung pawis namin ni Lino noon habang pinapanood ang mga ginagawa ni Lolong proseso. Hirap na hirap yung dalaga. Pero nung meron ng binasa si Lolo Emilio sa isang maliit na libreta, nagsimula na pong magsuka yung dalaga na yon. Parang merong orasyong ginawa si Lolo Emilio. Nung nangyari na po yon, muli kaming kinabahan nung sabihin ni Lolo Emilio na, "Iluwa mo na yan, iha. Andito na siya sa paligid. Yung gustong manghawa sa'yo, nandiyan na sa labas." Sabi pa po ni Lola Emilio noon. Sabay sumigaw pa po ito na, "Alam kong nandyan ka lang, aswang. Pero magagawa kong gamutin ang batang ito at ikaw ang isusunod ko."
Sigaw pa po noon ni Lolo Emilio. Sa punto na iyon, tumitingala na nga po kami dahil baka meron na nga pong aswang sa labas. Hanggang sa bigla akong kinalabit ni Lino at meron siyang tinuro. Doon ko na nga po nakita, Sir Dan, ang isang matandang babae na nagtatago sa may likod ng puno, hindi kalayuan sa kubo. Napakahaba ng buhok nun at dahil nga sa liwanag ng buwan, kitang kita yung refleksyon ng kanyang mga mata na napakapula. Nakatingin yun sa kubo at mukhang galit na galit pero hindi kami nakita nun. Dahil madilim sa parte kung saan kami nakapwesto dahil may mga nakasandal na kawayan at kahoy panggatong. Nung makita ko po yun, halos mapasigaw na po ako eh. Pero pinigilan ako ni Lino at hinila niya ako papasok doon sa mga nakasandal na kawayan sa dingding ng bahay para hindi na talaga kami mapansin ng aswang. Yun na siguro yung sinasabi ni Lolo Emilio na nasa labas na. Pagkatapos po nun, narinig na po naming sumisigaw yung mga magulang ng dalaga na naisukan na raw ng kanilang anak. Pero wala na kaming lakas ng loob noon na tumayo ulit at sumilip. Lalo at nakita nga naming merong nakakatakot na matanda sa labas. Sumisigaw din si Lolo Emilio noon at ang sabi nito, "Magmadali kayo. Sunugin niyo yung kanyang naisuka at lalabas ako." Sigaw noon ni Lolo Emilio. Nung puntong yon, naisip ko na sana hindi na lang kami sumunod. Pero paglabas po ni Lolo Emilio, nakita ko po yung takot doon sa matanda. Nataranta po ito. Nung umikot si Lolo Emilio sa likod ng bahay, meron siyang daladalang buntot ng pagi at nakapulupot sa kamay niya ang isang kakaibang kwintas. Bago pa man makita ni Lolo Emilio yung aswang, kitang-kita po namin ni Lino kung paano yung yumuko sa damuhan at bigla na lang may hayop na tumakbo ng mabilis palayo. Doon na kami lumabas sabay sigaw namin na tumakbo yung aswang at turo kung saang direksyon. Laking gulat ni Lolo Emilio noon nung makita niya kami. Kasama ko pa si Lino. Nagalit ito sa amin. At bakit nga raw kami nandoon? Yung aswang naman nakatakas na. Pero ang sabi ni Lolo Emilio, siya na raw ang bahala na panagutin yon sa ibang paraan. Pumasok kami ng kubo noon at doon namin nakita na sa sahig ay meron ng apoy. Meron silang sinunog na kung ano doon. Marahil ayon yung sinuka nung dalaga. Hinang-hina yung dalaga pero ang sabi ni Lolo Emilio, gagaling na raw ito. May pinasuot pa na parang pulsera si Lolo Emilio doon sa dalaga at ang sabi niya, huwag daw munang lalabas ng bahay ng mga isang linggo. Pagkatapos po noon, sinama kami ni Lolo Emilio pauwi. Pinagalitan nito kami nang paulit-ulit at delikadong araw yung aming ginawa. Simula po noon, ni hindi na kami nagtangkang gawin pa yon ulit. At kahit pag-usapan nga po yon, hindi halos namin ginagawa. Pero mga ilang buwan ang nakalipas, tuluyan na nga pong bumalik si Lolo Emilio sa panggagamot. At naging kilalang manggagamot po ito sa baryo namin. Yung aswang na matanda, malamang merong ginawa na tungkol doon si Lolo Emilio. Dito ko na rin po tatapusin ang kwento na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Paalam.